Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa wibis tayo na 33 na linggo ng karimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Isama natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa martyr ngayon na si Papa San Clemente I, ang ating intensyon para sa araw ngayon, ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon may nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine. Mga kapatid, sa unang aklat ni Makabeo, pinapahayag ang pagtutol ni Matatias at ang kanyang pamilya sa pagsunod sa kautusan ng hari na sila ay lumabag sa mga patakaran, tradisyon at kautusan ng tipan ng mga Israelita at ng Panginoong Diyos na pinapairal ng nagahari ng panahon na iyon. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ipinapahayag ng ating Panginoon na hindi nabigyan ng daan ng kapayapaan ang Israel sapagkat hindi nila iginagalang ang pagdalaw ng Diyos sa kanila. Kaya umiyak ang ating Panginoon. Sa buhay natin, tayo ay laging dinadalaw rin ng ating Panginoon. Nariyan lang siya, ngunit hindi siya nabigyan ng tunay na pagpahalaga. At dahil dito, kuminsan, dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalumong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilib ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyos-diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga tagaroon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagpapatupad ng utos ng hari gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito at tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak at gagantimpalaan kaniya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari,
at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami sumusunod sa gayong ipinapagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita si Matatiyas ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautosan, gaya ng ginawa ni Phines nang patayin nito si Zunri na anak ni Zalu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatiyas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumusunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita si Yaroong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako ang lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit, lingid ito ngayon sa iyong paningin.
sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng mga kaaway. Kukub-kubin at gigipitin sa magkakabilang at wasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng 33 na linggo ng karaniwang panahon. Na ibig sabihin, darating na ang katapusan na linggo na magsimula ito ng pagdiriwang ni Kristong Hari. Ang ating pong pagbasa ngayon ay tungkol sa katapatan sa ating Panginoong Diyos. Ang ating unang pagbasa na mula sa unang aklat ni Makabeo, Kapitulo 2, Verso 15 hanggang 29, tinutupad ni Matatias at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kamag-anak ang pagiging matapat sa tipan ng Diyos at sila'y namundok, ganun din ang iba, dahil ayaw nilang susundin mga paraan ng mga pagano sa panahon ni Haring Antioco Epiphanes. Kaya ang kanilang ginagawa ay isang gawain na tinularan din ng iba na sila ay magiging matapat at masunurin sa Panginoong Diyos. Kaya sinasabi nga sa Salmo 49 ngayon, versikulo 23, ang masunurin sa Diyos ay sagipin ng lubos ng Panginoon. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, Verso 41 hanggang 44, ang ating Panginoon ay malapit na sa Jerusalem. Doon siya sa lugar na kung kayo ay pupunta sa Israel, doon sa may Borol ay matanaw ang buong lungsod o siyudad ng Jerusalem at yun ay tinatawag na Dominus Plebit o Tumangis ang Panginoon. Yun po ang ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 19, Verso 51 at sumusunod. Sapagkat sa versikulo 41, ang ating Panginoon ay naantig, nadala ng kanyang emosyon at siya ay tumangis. Sapagkat sinasabi niya na hindi nalalaman ng kanyang mga kababayan ang daan ng kapayapaan. Kaya sa versikulo 41, ang salita pong koineo na Griego ay eklausin. Tumangis siya, umiiyak siya. Dito napapahayag sapagkat ang Panginoon ay nagiging tao din, ang kanyang pagiging bahagi na ng lahat ng tao na sa malalim na pinagdaanan sa buhay ay iiyak o tumangis. Dahil sa verse 42, hindi sumunod ang lahat ng mga Israelita sa daan ng kapayapaan o pros airinin. At dahil doon, hindi nila nasa buhay ang tinatawag na daan o paraan ng shalom. Ang shalom ay isang salitang Hebreo na hindi lang po ito kapayapaan. Ito ang kabuuang mga pangyayari na kung saan ang lahat ay magkakapatid, ang lahat ay nagkakaisa at mamuhay na
mapanatag sa isa't isa sapagkat nagtutulungan at mayroong isang tunguhin at ang tunguhin at ang kanilang isinasabuhay ay ang kapayapaan ng Diyos. Kaya tinatawag na Shalom. Kaya nga ang Jerusalem ay Yero Shalom o lungsod ng kapayapaan. Pero tumangis ang Panginoon sapagkat darating ang araw sinasabi niya na wasakin ang Jerusalem. At ito'y nangyari nga. Kaya pagtitingnan po natin sa kasaysayan, nagkaroon ng tinatawag na gera ng mga Hudyo at ng Roman Empire mula noong taon 66 hanggang 73. At noong taon 70, na tinatawag sa mga Hebreo sa buwan ng Tisha B'Av o sa ating kalendaryo at 30 ng Agosto ay bumagsak ang Jerusalem. At ito'y tinupok, pati ang templo ay giniba ni Commander Titus, yung siya ang magiging emperador ng Roma pagkatapos nito. At naiwan yung tinatawag na pangsampo na Legio Pretensis ang mga kumpanya ng hukbo ng mga ng Roman Empire upang sakupin ang buong lungsod ng Jerusalem. Kaya natupad yung sinasabi ng ating Panginoon na sa kanyang pag-iyak sapagkat hindi pinansin ang pagdating ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon na hindi nabigyan ng pagpahalaga ang Chiron Tis Episcopis. Chiron, panahon, Tis Episcopis, pagdalaw o pagdating ng Panginoon. At ito yung kuminsan ay nagtuturo rin sa atin. Nagaya ng nangyari sa Judea at nangyari sa Jerusalem, maaring mangyari din sa buhay natin. Hindi sa mga physical na paraan, bagkus lalo na sa spiritual na paraan kung saan hindi natin gaanong napansin, hindi natin gaanong napahalagahan, hindi nasentro ang ating puso at isipan sa pagnanahan o sa presensya ng Diyos na nariyan lang. Kung makatok siya sa ating mga puso upang tayo mamuhay at namatwid at mamuhay ayon sa kanyang mga pamaraan at patakaran, ngunit hindi tayo tumatalima sa kanyang kalooban at dahil dito, ibinalwala natin ang Panginoon. Mas mahalaga sa atin ang mga panibagong o mga moderno na mga bagay-bagay o mga gadgets. Kaya kuminsan, malilito ka pa o magka-krisis ka kung nawala yung cellphone mo. Hindi ka nalilito at nagka-krisis dahil napalayo ka sa Diyos. Kuminsan, mas mahalaga pa na ang cellphone ay nasa loob ng bulsa mo pero walang rosaryo at wala pang mga bagay-bagay na nagpapahalaga sa ating reliyon. Kaya ang ating panahon kuminsan ay kayo ay nalulong sa mga computer games o kaya mga apps gaya ng TikTok at iba pa, pero nakalimutan yung buklatin ang Biblia at magnilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Kaya ang nasintro sa ating buhay ay hindi na ang para sa Diyos. Parang nakaligtaan rin natin, parang binaliwala rin natin ang pagdalaw ng Diyos, ang pagdating ng Diyos ng ating mga puso. Kaya ang mga pagbasa ngayon nagpaalala sa atin na sana gaya tayo ni Matatiyas na naging matapat sa mga salita ng Diyos at gaya ng mga banal at mga santo, naging matapat at sila ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo iniwanan. Nagpapatuloy siya sa pagmamahal sa atin. Dapat lang magmahal tayo ng tunay sa Diyos
ipahayag natin ang ating pag-ibig sa Kanya dahil iniligtas niya tayo. Inampun tayo na Kanyang mga anak at tayo magmana sa buhay na hanggan sa kalangitan. Ibigin natin siya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong manamanahin natin. Atin pong itutugon, Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga, manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit, manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga tapat na yumao naway magbigay ng walang hanggang kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglakbay tungo sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong balak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na hangamin, gawang iyong pinagpala. Sumasama ang iyong bayan, tapapit iyong basbasan sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kanang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang bunga hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito ay aming mahihag kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa karikilaang sa iyo ay likas. Sa pagpuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa mga taning anak na minamahal. Kaya kaysa namang hilisisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritong banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at may pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Clemente I, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila isa ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Napapagal kayong nauuhaw sa mundo. Dali kung ay't uminom kayo ng hait ni Yesu Kristo. Jesus tinapay mula sa available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong maragdagan nang ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na imao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa igaling ng aming hiram na buhay. Kung kaba ang loob po kaming nahalangin at kami makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ang buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
Iyawan mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailan may gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pamansang Laman ng Jesus Nazareno, kayo naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay linggay ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na laging tumutulong sa Quiapo Church upang ang inyong tulong ay bahagi sa mga kapatid nating mga kailangan at mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo sa Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Tayo po'y tinatawag na magiging matapat sa ating pananalig sa Diyos. Ano man ang pinagdaanan natin sa buhay, dapat nating alalahanin na higit pa sa ating kahinaan at karapukan at kasalanan ang dakilang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang awa at habag ay laging nag-uumapaw. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihagmasin ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imaheng dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalan ng pangahulan sa minyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Thank you.